Hello po sa inyong lahat mga kabayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Tuloy naman natin ang ating series ng Computer Chess Battles at ito'y pang number 36 na. Okay, ito ay yung sinusubaybayan nating Computer Chess Championship sa chess.com. Ang time control ay 15 minutes plus 3 seconds increment, double round robin in total of 120 rounds at nabilang ko aabuti ng 600 games. Ayan, so ang kalaban naman dito ni Stockfish ay si Ethereal. Na kaka-update lang din. Okay, so tinan na kagad natin ang bakbakan na ito. Stockfish played D4, Ethereal played Knight F6, nag C4, nag G6, nag Knight C3, nag Bishop G7 at dito nag Knight F3, approaching King's Indian, nag Castle at dito nag Bishop G5. Ayan. So ito yung tinatawag natin na King's Indian early deviations. Hindi kasi masyadong gamit na gamit ang Bishop G5 eh. Nag D6, nag E3, ayan o, iba discarte ni Stockfish dito. Nag C5, nag D5, ayan, nag formation naman si Ethereal ng may pagka Benoni. At dito nag A6, ang idea, B5, mga ganon, ikukonverte sa idea ng Benko. Nag Knight D2, nag E6, at dito nag Knight DE4, good move novelty. Okay, new move yan, kasi ito nangyari na before noong 2002, A4 ang ginawa at nanalo ang puti. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Balik tayo dito sa Knight DE4, new idea. Pineresure kagad ng Knight sa F6, nag Queen E7, nag Bishop E2, tuloy lang sa pag-develop. So dito, nung inanalyze ko kanina, sabi ko kako, bakit hindi kinapture yung pawn sa E6 na tipong matatapyas ang pawn sa D6? Meron daw kasing Queen takes E6. Na kapag nag Queen takes D6, syempre may Knight takes E4. Okay, na kapag nag Queen takes E6, mayroong Bishop takes C3 check pa. At kapag nag B takes C3, then Bishop takes E6, grabe, biglang lumamang ng isang pyesa ang black. Okay, ingat tayo sa mga sequence. May mga ganyang sikwat na hindi inaasahan. Okay, parang tipong lalamang eh. Kaya nakakatempt na capturein ang pawn sa E6 pero medyo delikading pala yun. Kaya dito nag Bishop E2 si Stockfish, nag E5. Nag H4. Ano idea dito? Mag H5. Ayan, sinasamantala naman ni Stockfish ang kalakasan ng pupwede niyang maging potensyal sa H-file at dito nag B5. Okay, bago tayo tumungo sa Benko Ideal Sacrifice. Kasi Benko Ideal Sacrifice yan eh. So dito, bakit hindi pwedeng mag H6? Para mapaalis na or mapuwersa na ang bishop na kumapture. Kung bishop ang kakapture, eh okay sana. Kaso meron kasing ganito. May Knight X-F6. Okay, pag kinapture, then mabibitin yung pawn sa H6. Kaya hindi na nagnais pa si Ethereal na gawin pa yung H6. At dito nag B5 para bumalagbag, magkaroon ng counter, magkaroon ng pressure. Pero hindi na pinansin ni Stockfish. Tuloy-tuloy lang siya. Nag H5, nag B4, nangurot din, nag Knight B1 atras lang. Hindi pa kasi makapture kasi nga nakapin. Ang ginawa nag Bishop F5 para maalis na ang knight na yan. Nilagyan pa rin ng kahalili. Ayaw alisin ang knight. Nag Knight BD7, nag H6, ayan na, nang ipit na. Nag Bishop H8 and then saka umalis. Nag Knight G3 para may threat sa Bishop sa F5 pero ito ang pinakamatinding threat dyan, yung E4. Makukulong yung Bishop sa F5 kaya dito inunahan na ni Ethereal. Kukulungin mo ko, unahan na kita. Ayan ang ginawa. At ang ginawa dito, nag F4, good move din naman para maiwasan ang coming Knight E5 na makapagpapalakas ng Yokabab sa center. Ang ginawa dito, nag-rook FB8 para syempre gustong maghanap dito ni Ethereal ng mga butas-butas, maka-counter. Pero may tanong tayo dito, bakit kaya hindi in-passant capture ni Ethereal yan? Meron kasing G takes F3. Wala rin namang tapya sa E3, may bishop. Solid yan. And then mag E4 na naman, ayan na naman ang peligrong paparating sa bishop sa F5. Okay, pwede rin capturein, bubukasan G-file, ang daming paparating. So, kaya dito ang ginawa, nag-rook FB8, nag-knight DF1, nag-maniobra, nag-knight B6, tinapyas na, ayun, capture, and then nag-G4. Pilit talagang gustong buksan ni Stockfish ang G-file dahil yan ang potensyal ng kanyang atake. Ang ginawa, nag-F takes G4, nag-knight G3, pinahinog muna ang pawn sa G4, nag-queen D7, depensa, nag-rook G1. Ayan, oh. So, pasensya na po ha kung nakakarinig kayo ng mga tahol ng aso. Pasensya na po talaga. Talagang malakas tumahol pagkagabi.
So dito nag queen c7 at dito nag knight f5. Ayan. Para pag kinapture yan, eh buong-buo talagang makuha ang g-file. Nag knight bd7, nag bishop takes g4, nag knight f8. Ayun. Agad-agad naman gumawa si Ethereal ng paraan para magkaroon ng pangbara sa napakamapanganib na g-file. Ang ginawa dito, nag bishop h3, nag knight g6. Agad-agad yan. Asap yan kumbaga. Ang ginawa dito, nag-queen e2, nag-queen a5, nag-king f2, iwas na kasi may mga halaw-halaw ng b3, discovered check. Nag-queen b6, nag-king g2, aba, nag-islog-islogan. Nag-king f8, nag-king h1, nag-a5 at dito ay may malakas na idea ang in-apply si Stockfish na lalong lumaki ang kanyang kalamangan. Sige po, pakigess nyo, pang-puzzle ito. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start. Maraming salamat. Ito ang the best na tira. Knight G7. Parhan ang bishop na dumidepensa sa knight sa F6. At dito, napuwersa si Ethereal na bumalik. Queen D8, madepensahan lang kahit nakapin. Okay, bakit bumalik ng queen D8? Ano ba ang laman yan? Halimbawa kung pagtatagpasin yan. Bishop takes G7, H takes G7, check. King takes G7, meron kasing F5. Ayun, no? Mapupuwersa eh. Pagpalagay nating umalis ang knight dahil nakatret, may simpleng bishop h4 atras lang, discover check, babagsak, lilipad ang knight sa f6. Okay, decisive advantage for white. Kaya dito, wala na rin talaga. Saan ba pupunta yan? f5 na rin ang kasunod. Kaya dito, nag-queen d8, nag-rook af1. Ayan na, binuhos na lahat. Ni-stockfish ang puwersa sa kingside. Samantalang si Ethereal parang walang purpose sa mga pyesa niya dahil wala nga pinto ang magagawa. Eh, barado rin eh. Buti sana kung may butas, wala yung A or wala yung B, magkakaroon ng butas sa B or sa A eh. Kaso wala eh, may mga barabara eh. Ang ginawa, nag-rook A7, no choice kundi dumipensa na lang, nag-queen H2, at dito nag-B3, nag-A3, nag-rook AB7, abang-abang na lang. Nag-bishop F5, nag-king E7, at dito tinagpas na ang knight, nag-king D7. Okay, so dito ay talagang tumalo na ng todo-todong decisive advantage for white. Kumbaga, tuwalya na. Tuwalya, tuwalya. Parang ganun. Tuwalya ang puti na yan. Kasi dito, bakit ba hindi binawian? Halimbawa, kung capturein, meron kasing simpleng bishop takes knight. Okay, na kapag kinapture, merong queen h4 check. Pwersado, no choice kundi mag g5. May queen takes g5, matamis na pagkamatchas. Ayan po ang mangyayari. Kaya dito, ang ginawa na lang, nag-king d7. Ayan, awarding time na to ha. Pero pakita ko na lang po sa inyo yung nangyaring mabilis. Ayan, oh. Bugbog eh. Grabe si Stockfish. Ang tindi ng mga ideas niya. Ayan, oh. Ang daming lamang na pyesa. Pakita ko na lang sa inyo yung nangyari, ha. Ayan. Okay. Nakto po, grabe. Tuhog. Naihaw pa yung dalawang tore. Talagang grabe. Tinorture si Ethereal, oh. Samantalang si Ethereal, ang ganda rin ng pagkakaprogram dyan, ha? Ayan, no? Bishop takes d5, nag-king b6, queen f6, king c7, at nag-rook h7. Grabe ang pagkamatchas ni Ethereal. Malupait si Stockfish. O, bago ko po makalimutan, ha? Meron na tayong Stockfish 13. Pwede nyong ma-download sa Lichess. Kung kayo ay mayroong mga chess base or meron kayong mga app sa cellphone na po pwedeng pagganahin ng chess engine, i-download nyo na sa Lichess. Okay, so bagong-bago, meron na ako. Ito na yung ginagamit ko ngayon. At medyo mas mabilis. At medyo, sa palagay ko, mas malakas. Kasi 13 na yan eh. Okay, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions at comments dito sa inanalyze nating game, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.